Ang pagmamahal at ang pagpapakatotoo sa sarili ay nagbibigay kasiyahan at kalayaan sa iyong buhay. Mahirap ang magtago habang buhay. At hindi naman lahat ay maitatago mo hanggang hukay. Kaya naman, mas mainam ng maging totoo ka na lang at mamuhay ng malaya. Sa panahon rin naman ngayon ng pagiging parte ng LGBT community, ay hindi naman na iba. You can be what you are and be what you want. Hindi man naging madali sa mga kilala nating celebrities na ito ang magiging parte ng LGBT community. Ngunit masaya naman sila sa kanilang naging desisyon. Marami man ang hindi sang-ayon. Ang mahalaga ngayon ay sila ay masaya at walang tinatapakang ibang tao sa desisyong ginawa nila. Kaya ngayon, ay alamin na natin kung sino-sino nga ba sila. Ang mga celebrities na lesbian at ano kaya ang itsura nila noon. Kate Talens. Si Kate Talens ay isa sa mga sikat na vlogger ngayon sa ating bansa. Pero bago siya sumikat ng gusto, ay nakilala mo na siya bilang kalahok sa It's Showtime na That's My Tomboy noong 2014. At nagpakilala bilang si Whitney Kate Talens. Noong sumikat na siya sa social media, ay nagkaroon si Kate ng issue noon sa kanyang driver na umabot pa kay Raffy Tulfo at nahalungkat na isa siyang tomboy na kinagulat naman ng kanyang mga fans. Dahil kung iyong titingnan, si Kate ngayon ay hindi mo talaga akalaing isa pala siyang babae noon. Kasi sobrang laki na lang pinagbago ng itsura niya. Na ayon naman sa mga netizens, ay isa na siyang ganap na trans man. Pero wala namang direktang pag-amin mula kay Kate tungkol sa issue na yan. Clea Pineda. Si Clea ay unang nakilala noon sa Starstruck 2015 ng GMA Network at tinanghal na Ultimate Female Survivor. Siya ay lalong nakilala nung gumanap siya na Clarice Santos Almonte sa teleseryeng Magkaagaw ng GMA noong 2019. Hindi mo talaga akalain ng isang napakasexy na aktres na ito ay isa palang tomboy. Ayon kay Clea sa isang interview, nung high school pa siya nang nalaman niyang pusong lalaki pala siya. Pero itinago niya yon sa kanyang pamilya at mga kaibigan na isa siyang tomboy. Subalit hindi rin nagtagal nang nabisto siya ng kanyang ina sa pamamagitan ng mga mensahe na nakita sa kanyang cellphone nung high school pa lamang siya. Kaya noong una ay nabigla ang kanyang mga magulang. Pero kalaunan ay tinanggap naman siya ng buo at yun ang pinagpasalamat niya ng malaki. Dahil tanggap ng pamilya niya kung ano siya at kung saan siya masaya. Noong nakapasok naman siya sa showbiz, ay tinago rin niya sa publiko at ng kanyang mga katrabaho ang kanyang pagkatao sa matagal na panahon. Noong March 19, 2023, sa 24 na karawan niya, ay ginulat niya ang mga nakakilala sa kanya at ang mga fans niya noong sinabi niya na isa siyang tomboy. At nung naging panauhin siya ng Fast Talk with Boy Abunda, pinakilala niya naman ang kanyang non-showbiz na kasintahang babae. Monique Wilson. Si Monica Ann Esteva Wilson ay isinilang noong May 4, 1970 sa Makati City ng kanyang mga magulang na sina Johnny Wilson at Teresa Esteva. Siya ay nakilala bilang isang mahusay na mga awit sa teatro, aktres at nabibilang sa grupo ng women's rights activist. Nagsimula siya sa kanyang professional career sa murang edad na siyam. At nung siya ay nasa 18 taong gulang na, ay napili siyang gumanap na Kim sa sikat na musical show na Miss Saigon. Noong 2012 ay umamin si Monique na isa siyang lesbian. At noong 2015 naman, ay ikinasal siya sa kanyang longtime partner na si Rosanna Abviva sa London na isa ring women's rights activist. Sila ngayon ay nakabase pa rin sa London. At simula noong 2013 ay naging director ng 1 Billion Rising si Monique. Ito ay isang global campaign kontra sexual violence against women. Isa sa dahilan kung bakit siya umamin na lesbian noon ay dahil sa mga nakikita niyang binubuli at dinidiscriminate na mga lesbian na walang kalaban-laban upang mabigyan sila ng boses sa lipunan. Derdre Veneracion. Si Derdre ay anak ng sikat na aktor na si Ian Veneracion. Minsan na rin na-share ng aktor na si Ian na buong puso niyang tinanggap kung ano si Derdre at kung ano ang nais niya sa buhay. Naikwento nga rin ni Ian na nung unang mag-out ang kanyang anak na sa mga panahong iyon ay nasa 16 na taong gulang na si Derdre ay sobra daw itong umiyak sa kanya at inamin niya na gusto niya ang mga babae. Pero gulat naman si Derdre sa reaksyon ng kanyang ama dahil matagal na palang alam ni Ian na tomboy ang kanyang anak. Sabi rin ni Ian sa isang interview, nakakapanghinayang lang. Isa lang ang buhay natin tapos kapag nabuhay ka, parang apologetic ka pa na nahiya ka sa sarili mo. Hindi mo mailabas ang pagkatao mo, parang what a waste of life. Kumbaga, just be yourself and be happy. Kaya buong pamilya nila ay nakasuporta kung ano si Derdre. Jesse Corcuera.
Si Jesse ay unang pinakilala sa showbiz nang sumali siya sa Starstruck ng Jimmy Network bilang isang babae ngunit pusong lalaki na sa mga panahong iyon. Noong 2016 naman, siya ay sumali sa Pinoy Big Brother Lucky 7 ng ABS-CBN at tinawag na Transman of the House ng Cavite. Dahil sa panahong iyon ay nagpalit na siya ng kasarian. Hinarap ng dating PBB Lucky 7 housemate ang matinding pagsubok sa kanyang pagiging transman. Sinabi pa nito sa kanyang interview sa pip.ph na ang pagiging isang mabuting tao ay hindi nakabase sa sexualidad o kung anumang kasarian. Para maging mabuti ka, kailangang ipakita na pantay-pantay. Dagdag pa niya, hindi mo kailangang tingnan ang kasarian ng tao kung gusto mo man siyang kilalanin. Lahat iyan dapat pantay-pantay. Si JC ay nag-undergo ng hormone replacement therapy at transplant surgery sa taong 2013. Aiza Sigira. Si Aiza ay nadiskubre sa 8 Bulaga segment na Little Miss Philippines. Siya ay kinatuwaan ng marami dahil sa pagkabibo nito. Isa si Aiza sa pinakasikat na child star noong araw. At ngayon naman siya ay isa na ring OPM singer. Maging ang mundo ng politika ay pinasok na rin nito pati na rin ang kanyang asawa. Subalit, matagal nang nakapag-out si Aiza at nakakatuwa dahil tinanggap naman ito ng nakararami at tuloy pa rin ang kanyang karera sa showbiz. Siya ngayon ay kasal na sa kanyang partner na si Lisa Dinyo. Sila ngayon ay nasa pagpaplano na para magkaroon ng sarili nilang anak. At idadaan ito sa procedure na in vitro fertilization o IVF. Jake Zairos. Siya ay mas nakilala natin bilang Charis Pimpinko, na isang Filipino singer at TV personality. Na-discovery si Charis sa isang video na nilabas sa social media ng hindi kilalang netizen. Sumikat ng husto ang singer at naging tulay ito para maiahon niya sa hirap ang kanyang pamilya. Ika nga nila, from rags to riches. Maging sa international, ay napansin ang galing ng isang Charis Pimpinko at naging panauhin sa iba't ibang American shows tulad ng Oprah, Ellen DeGeneres Show at naging mentor pa nito ang kilalang si David Foster. Kaya binansagan siyang the most talented girl in the world. Ang tagumpay na iyon ni Charis ay biglang nagbago nang ginulat niya ang publiko sa kanyang pag-amin na siya ay isang lesbian. Hindi naman ito tanggap ng mga magulang ni Charis. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit siya umalis sa poder ng kanyang mga magulang. Hindi nagtagal, si Charis ay nagdesisyong maging isa na ring transman. Inamin ito sa isang interview na ever since, bata pa lang ito ay gusto na talaga niyang maging isang transgender. Siya na ngayon ay kilala nating bilang isang Jake Zairos at maraming operasyon ang dumaan para sa pagbabagong husto ng singer. Dumaan siya sa pagpapatanggal ng dibdib at nagtitake din siya ng testosterone. Marami man ang hindi nakatanggap ng pag-amin ni Jake Zairos sa kanyang tunay na katauhan. Ang importante sa kanya ay masaya siya sa kanyang ginawa at tuluyan na siyang malaya. Sila po higala ang mga artistang babae na naging masaya sa kanilang buhay simula noong nagpakatotoo sila sa kanilang sarili. At ano naman ang opinion mo higala tungkol sa video na ito? Pakilagay lang sa comment section ang iyong opinion. Maraming salamat po. Kaya hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa iyong panonood at hanggang sa muli. At God bless you.